yung apoy na paganyan lang, kalmado, no? Turbulent from the word itself, unsteady, irregular ang flow. Pag nasunog ang isang bahay, lumaki ang apoy, that is a turbulent flame. No? Kita mo, iba na yung size, iba na yung shape, velocities increase, and the flow becomes turbulent. I just want to emphasize, na ang isang laminar flame may possibility ng maging turbulent flame. It is because of the transitory of fire. No? Kung hindi mapipigilan yung chemical reaction, continuous chemical reaction, madadagdagan ng fuel, madadagdagan ng oxygen, or heat, there's a possibility na lumaki yung apoy at maging turbulent. It is depending on the gas density and velocity of the area. So ano, halimbawa, kung ikaw ay isang fireman, dumating ka sa lugar, pansinin mo yung mga investigador, pinapansin nila pati yung wind velocity, no? Ano, ang tanong dyan, mahangin ba yung lugar? Mainit ba yung lugar? Umuulan ba dyan? Kasi malalaman nila kung lalaki or liliit yung apoy. Okay? Kasi kung mataas yung gas velocity, yung gas density rather, and velocity, mas magpapalit or lalaki or magkakaroon ng unsteady, irregular flow ng flame. Okay? So, ang example natin ito. Okay? This is a laminar flame. So, nag-increase ang gas. Nagkaroon ng transitory fire. This is a transitory fire. Or the transition. Then, naging turbulent. Okay? Patuloy tayo. So, we have elements of fire. So, sino bang hindi nakakaalam sa elements of fire? This is the basic, no? So we have fuel, oxygen, and heat. So anything that will burn, that is your fuel. It can be a solid, liquid, or gas. That is a matter, no? Lahat ng pwedeng masunog, fuel. Oxygen aids in combustion and comes from the atmosphere. Okay? So most likely, ang atmosphere natin, it contains 21% oxygen, 78% nitrogen, and 1% impurities. So, mamaya makikita nyo naman yan. Nakalagay naman yan sa notes natin. And heat, the source of ignition. So marami ring sources of heat. And later on, we're going to discuss that also. So kung si fuel, so kung si fuel, oxygen at heat ay magsasama-sama, magkakaroon tayo ng combustion, okay, or flaming mode. Okay? So as you can see, oxygen, it aids in combustion. It comes from the atmosphere. Ito, nasabi ko na sa inyo to kanina. 21% ng oxygen, 78% ng nitrogen, and 1% ng impurities. So, bakit ma'am, from three elements of fire, naging fire tetrahedron? Meron kasi tayong nadagdag na isa pang element, which is the chemical chain reaction. Kung gusto natin ng continuous na fire or combustion, kailangan ng continuous chemical chain reaction. Okay? May presence dapat pa rin ng heat, ng oxygen, at ng fuel. Okay. Tingnan natin ah. Sige nga, let us answer this. This is the decomposition of matters due to heat. A, burning. B, free ignition. C, combustion. And D, pyrolysis. Okay? Kita ko yung mga sagutan nyo. Aha, may sumagot na burning. May sumagot ng pyrolysis. Okay? The answer here, when we say decomposition, matik, ang sagot natin dyan ay pyrolysis. Okay? Pyrolysis. So, okay? Pyrolysis.
Photosynthesis is also known as thermal decomposition. Kaya parehas lang yan. Pyrolysis, thermal decomposition, it is all the same. So, as you can see, this is one example of pyrolysis, no? Yung pyrolysis, yan yung chemical decomposition ng matter. Halimbawa, no? Itong kahoy na nasusunog dito sa inyong example sa screen natin, ano ba ang aking panulat? Okay. Itong matter from solid, right? Yung decomposition niya na naging naging vapor state siya. Okay? Kumbaga, mapapansin mo, 'di ba, yung mga bagay na nasusunog or kahit pag mainit yung panahon, no? Pag sobrang init ng panahon, mapapansin mo yung sahig, titigan mo mabuti. Parang may waves kang nakikita. Yung waves na yon, that is an example of vapor state. Oh, ganun din sa bagay na nasunog. So halimbawa, itong bagay na to, katulad ng kahoy na to, nung nasunog siya, nagkaroon yan siya ng parang waves na mapapansin mo. At pag tinutok mo yung daliri mo dyan, mainit. No? Yung init na yon, yun yung pyrolysis kasi nagkaroon na ng chemical decomposition, which is from solid state, naging vapor state po siya. Kaya, nagpalit siya ng state of matter. From solid state, naging vapor state. Nakakasunod ba ang lahat? Naririnig pa ba ako? Okay. So, hearing no violent reaction, I think nakakasunod pa naman lahat. Okay. So, dahil napag-usapan na natin mga madlang people ang elements of fire, isa-isahin na natin yung mga yon. Unahin natin si comparing oxygen. So, as you can see here, oxygen, other books, ginagamit yung terminology oxidizing agent. Okay? Kasi hindi naman laging oxygen lang yan. No? Maraming types ng air. No? Maraming types ng hangin nating magagamit. Pero as a general term at general din na ginagamit is oxygen. Pero lahat yan ay oxidizing agent. So what when you say oxygen, it is a colorless, odorless gas. No? Oxygen, that one is one of the composition of air which is approximately 21% by volume. As you can see, sa atmosphere, yung nakikita nyo sa paligid yung hangin, really ma'am, nakikita namin, nararamdaman. Okay, meron tayong 21% na normal oxygen, 78 nitrogen, at 1% other gases. While, pagdating naman sa fire, halimbawa, no, pag-uusapan natin, ma'am, dahil isang elemento ng fire ang oxygen, ilang porsyento ba ng oxygen ang nire-require para makapag-produce kami ng apoy? Yan ha, yan yung katanungan. Ilang porsyento ba ng oxygen ang kailangan maging present sa atmosphere para makapag-produce kami ng apoy? Yan ha? So as you can see here, meron tayong 12%. Pag 12% pa lang ang oxygen sa paligid, there is no fire to produce. No, hindi mag-i-start yan ng apoy. Okay? While kapag 14% ang ipoproduce niya lamang ay flash point. Ma'am, ang gulo mo naman. Ano ibig sabihin ng flash point? Pag sinabi nating flash point, kumbaga, sumindi lang siya, pero hindi nagtuloy-tuloy ang apoy. Na? Para mag-gets niyo yung punto dito, pag umakyat ng 14%, sisindi, sisilab. Yan na, yan yung terminology sa Tagalog. Sisilab siya, pero hindi matutuloy. Very good, no? Kumbaga, paasa. Okay, sabi ni ano, Jordan, mukhang may pinagdadaanan si Villanueva. Paasa daw. Parang ganon, no?
pinatikim ka lang, pero di ka pinakain. Ganon. No. Pagdating ng 21%, doon pa lang ang apoy mag-start. Okay? So yan ha. 12, 14, 21%. Malinaw? Okay. Tapos na tayo kay comparing oxygen. Okay? Tuloy tayo sa fuel. So another element of fire ay fuel. So the material or substance being oxidized or burned in the combustion process. Dilinawin ko lang sa fuel, no? Pwede siyang solid, pwede siyang liquid. Okay, kaya nga fuel, kahit anong pwedeng masunog, damit mo, no? X mo, sunugin mo, fuel pa rin siya, 'di ba? Ikaw, bahala ka kung anong gusto mong sunugin. Gusto mo, eh, si Villanueva kanina, eh, nagpasa sa'yo, sunugin mo, fuel yon. Okay? Basta nasusunog, fuel. So, the material or substance being oxidized or burned in the combustion process. Okay, let us talk about the fuel sources. Very good. So, first to discuss is solid. So, kadalasan sa ating solid fuel sources, ang mga example nito yung mga biomass, fabrics, plastics. Okay. So, ang types natin when it comes to fuel sources, we have pyrolyzable and non-pyrolyzable solid fuels. So, in solid, in state of matters, di ba, they are closely packed together. No, yung molecules niya. Dikit-dikit. So, meron daw mga pyrolyzable solid fuel at non-pyrolyzable solid fuel. Okay? Sino mo? Ordinary accepted pagdating sa pyrolyzable. From the term itself, no, pyrolyzable, parang fireable. Kumbaga, pwedeng masunog, madaling masunog. No? Madali. Non-pyrolyzable, ibig sabihin, non-fireable. Kung i-ano natin siya, hindi mabilis masunog. Okay. Solid fuels that are difficult to ignite. O, halimbawa ng mga pyrolyzable solid fuels, yung mga madaling masunog. Halimbawa, papel. So, sobrang nipis ng papel, lagyan mo lang yan ng ano, sindihan mo lang yan, mati. Aapoy na yan. Okay. Non-pyrolyzable solid fuel, halimbawa naman dyan is yung coal. Okay. Yung ating mga coal, hindi naman kagad yan umaapoy. Minsan nilalagyan mo pa yan ng gas para mabilis umapoy. Diba? Yung uling. O basang dahon, pwede din yan. Grabe naman yan, Villanueva. Yung easy to get, tsaka hard to get. Grabe yung mga ano ni Villanueva. Mga matindi pinagdadaanan nitong batang to. Ano mo, makaka-move on ka rin, pare. Makakahanap ka ng bago mong jowa kapag naging art cream ka na. Kaya ipasa mo na to para basic na basic, no? Hindi ka na mapapaasa. Yan. So, pyrolyzable, easy. Madaling masunog. Non-pyrolyzable, mahirap. Amen. Sabi nga ni Martel. So, bakit natin inaalam yan? Ma'am, bakit ba kailangan natin alamin yung mga fuel-fuel na yan? Kasi, halimbawa, okay, one responsibility ng BFP officer ay mag-inspect, okay, kung merong fire hazard sa lugar. So, kailangan i-assess niya if their building materials are combustible or not. Ano ibig sabihin, ma? Ibig sabihin ng combustible building materials, mga bagay sa lugar na madaling masunog. While non-combustible building materials, yung mga hindi nasusunog. Okay? So, dapat mag-balance siya. Ha? So, bana tayo dito. So, sa combustible materials, may papansin natin ito yung mga example dito. Okay? Wood came from tree. Very basic. Plastics, organic, synthetic materials used for roofing, bathroom doors,
and other installation parts. Papers. Ginagamit din yan lalo na sa mga wallpapers, diba? Sa bahay. Fiber boards sa walling, sa ceilings. Asphalt. Black petroleum applied below the wooden foundation to avoid termite infestation. Ano naman yung mga non-combustible materials? Yung mga hindi madaling masunog sa isang bahay. Okay? Steel, strengthened iron, masonry, okay? Prefabricated concrete, semento, mga bricks, hollow blocks, diba? For wallings, concrete, cement used in building foundation, glass, made up of silica and other compounds used in windows, and asbestos, it is used in ceiling to repel heat off roof but prohibited due to adverse effects in occupant's health, and gypsum plaster applied to protect steel from melting. So these are some important building materials that you need to identify, no, para malaman natin kung itong bahay ba to fire hazard ba to o hindi. Kaya responsibility din yan ni BFP officer. Okay, tuloy tayo. Pag-usapan natin yung terminology na combustible, flammable, tsaka inflammable. So, kadalasan sa fire, lagi mo mababasa yan, is this a combustible material? One flammable material. One inflammable, mga example, lalo na pag nag-board exam ka. So, dapat alam mo yung ibig sabihin yan. Ang tatandaan mo lang, kahit nung college ako, nalilito ko dyan, ano ba ang pinagkaiba-iba ng tatlong yan? Tandaan mo lang, pag sinabing combustible, flammable, inflammable, isa lang ibig sabihin yan. Madaling masunog. No? Easily set on fire. Ang pinagkaiba-iba lang niya, in general terminology, kaso kadalasan kasi minsan nilalagay doon, combustible liquid, combustible solid. Pag walang ganon, matik, pag salitang combustible, ang nire-refer niya ay solid materials. Ha? Kapag salita namang flammable, ang pinag-uusapan natin ay flammable liquid. Okay? Kapag combustible liquid, ang pinag-uusapan natin ay materials or liquid material na may flash point na above 37.8 Celsius. But still again, the term combustible, flammable, and inflammable are all definitions or descriptions of materials that are easily set on fire. Madaling masunog. Okay? So again, pag combustible lang yung nabasa mo ha, at walang description kung solid liquid gas siya, matik pag combustible, solid yan. Flammable liquid yan, combustible liquid, those that have flash point at or above 37.8 Celsius. Okay. Bibigyan ko rin kayo ng ilang halimbawa ng classification ng flammable liquids according to their class. Okay. So, meron tayong class 1A, liquids with flash point below 28.8 degrees Celsius and boiling point below 37.8 degrees Celsius. Okay. Pakiano lang to, ah. Take note. Pag class 1B naman, flash points with 22.8 to 37.8 degrees Celsius. Okay, class 1C, 37.8 degrees Celsius and above. Okay, well, let us continue.
Let us answer this question. These are description of materials or compounds that are easily set on fire except one. A, combustible. B, flammable. C, corrosive. D, inflammable. Ah, ano? Combustible, flammable, corrosive, inflammable. Okay, the answer is letter, very good. Corrosive. Ano ba kasi yung corrosive, ma'am? When we say corrosive, no? These are any liquids which causes fire when in contact with organic matter or with certain chemicals. Pag mga corrosive materials or corrosive liquid, hindi naman yan kagad mabilis masunog. No? Yun nga lang, kailangan pa ng organic materials, kailangan niya pang magkaroon ng in contact, no, sa mga organic materials. Okay? So, tingnan nyo, ha? Ang except lang natin dito, no? Except corrosive materials. Lahat, si combustible, flammable again, and inflammable, okay? Lahat po ito ay easily set on fire. There are all the same, no? In terminology. Okay, tuloy. Okay, another element na pag-uusapan natin ay gas. So, what kind of gas exists solely in the gaseous state under pressure and at a normal temperature inside its container? A, cryogenic gas. B, compressed gas. C, liquefied gas. And D, dissolved gas. Okay. Saan dyan yun? Yung meron daw gaseous state under pressure. The answer is letter B, compressed gas. Very good. Okay? Kasi si cryogenic, okay? This is a descriptive if any material which by its nature produce a rapid drop in temperature of immediate surrounding.